Hi guys, welcome back again to our channel at ito nga pala ang inyong katsaa na si T-Man. Yan, ang ating pong pag-uusapan ngayon ay patungkol sa Epsom salt. Kaya bago ka po bumili ng Epsom salt para sa inyong mga halaman ay kailangan mo munang panoorin ito. Ito nga pala ay Garden Edition. Hold up. Ayan guys, bago tayo bibili ng Epsom salt sa online o sa kahit saan man tindahan, kailangan muna natin alamin kung ano ang Epsom salt na dapat natin gamitin. Yan, dalawang klase ang Epsom salt, isang USP grade at technical grade. USP grade, ito yung pang personal use. Mas maganda ito pang personal use, no? Gagamitin nyo sa inyong mga katawan. At ito ay food grade. Food grade. Yung technical grade, no, na Epsom salt, yan po ay agricultural grade or industrial grade. Yan, ibig sabihin, yung technical grade po pwede sa ating mga alagang halaman. Okay, yung USP grade, pwede rin naman sa ating pong mga halaman, kaya lang masyadong mahal ito. Okay? Unlike ng technical grade, hindi po siya ganong kamahalan. Actually, meron nga tayo sa Shopee. That is 100 pesos only lang. Meron ka ng 1 kilo na Epsom salt. More or less, yan. Meron pa ako nakita, mga 50 pesos or 40. Meron ka ng Epsom salt na technical grade. Ayan, no? At least ito ay dagdag kaalaman na naman sa atin mga katsaa, no? Yung two types of Epsom salt. Okay, yung technical grade pwede sa kahit saan mang uri natin ng halaman, lalong-lalo na sa alaga nating mga sili. Ayan. Kung mapapansin yung aking sili. Ayan. Ayan na yung mga bunga ng Epsom salt. Hindi ako nagpapawala kasi kapag nakita nyo naninilaw na yung dahon, nako, magnesium na yon, kulang na. At pagka yung dahon kumukulubot na, kulang na yun sa Epsom salt. Itong aking mga kamatis, nakapag-harvest na ako ng husto rito. Ayan, marami na naman siyang flower. Meron akong video nyan kung paano papadamihin yung bunga ng kamatis, 'di ba? Ay, hindi po ito kamatis. Yan ay pomegranate. Ayun, no guys, no, yung akin pong ginagamit ngayon ay yung technical grade na Epsom salt. Ngayon po, paano po ba ito gagamitin? So, yung sa akin po ginagamit ko po sa akin pong mga halaman, binubudbud ko lang po 'yun sa gilid. Yan. Binubudbud ko lang po 'yan. Okay? Binubudbud ko lang. Teka lang, kuha ko ng sample. At ito ay 1 kilo. Siguro mga less than 100 pesos to. Yan. So, ginamit ko na siya kanina actually. Papakita ko na sa inyo yung proper na paglalagay ng Epsom salt. Ayan po, pwede kayong mag-pinch and then ikalat nyo dito. Yan. Tapos, diligan nyo siya. Para at least say, yung Epsom salt ay matunaw at makuha ng roots. And then pupwede rin yung pangalawang gamit nito, pupwede rin yung isang tablespoon ng Epsom salt doon sa 4 liters ng water. Yan, pupwede nyo siyang ipandilig. Okay, reminder lang, bawal po yung tubig na may chlorine pagdating sa foliar spray. Kasi po yung isang tablespoon na Epsom salt sa 4 liters ng water, yan po ay pang foliar. Yan, i-spray nyo yan sa dahon all around, no? Para at least tumalab ka agad. Pero po sa akin, sa part ko dito, hindi pa ako nakakapag foliar spray ng Epsom salt. Puro doon sa lupa binubudbud ko siya, no? At yung ibang mga ano natin kasama natin sa industriya ng paghalaman. Industriya talaga. Ayan, yung mga ating mga kahabi ay ini-spray. Effective din naman,
no? At yan ay na testing ko na, pero sa ngayon hindi pa ako nakaka-fog foliar. Yan, ganun din sa mga strawberry ko. Ayun, sa taas mga ini-epsom salt ko yan para mas mag-green yung mga dahon nito at talagang maging healthy yung mga dahon. Ayan, yung akin spider. At eto, libot ko kayo sa madumi kong garden. Ayan, kung mapapansin nyo, walang yellow leaves, no, sa paligid ko. Ayan, puro green. Mga laking epsom salt ho ito. Ayan. So guys, kung meron kayong tanong sa epsom salt, just comment down below. At syempre, kung bago ka pa lang sa aming channel, hinihikayat namin kayo na mag-subscribe dito sa aming channel. Ayan, kasi po dito marami kayong matututunan dito. Kahit konti, at least meron. Ayan. Ayan yung aking mga kamatis. Naka-poor harvest na ako dito ng marami. So, nakakatuwa na meron tayong mga halaman sa ating munting bakuran. At ito, yan yung fig. Yan yung fig namin. Kahit siya'y maliit, ay nagbubunga pa rin. At ito naman ay kalamansi na variegated. Kalamansi na variegated. Makikita niya, may mga uusbong na. Yeah. Nakakatawa na may mga halaman sa bakuran. Yun lang guys, no. Kung may tanong, comment dito. Comment lang at para malaman namin at sasagutin namin yan ASAP, as soon as possible, kung kaya namin. Ayan, at kung hindi, syempre hinihikayat namin, ini-encourage namin ang aming mga viewers. Kung meron man nakakaalam sa inyo, just comment down below. Nakakatawa nga kasi yung ibang mga viewers, pag meron silang napansin dito sa ating video na kulang, ay dinadagdagan nitong mga ating mga mababait na viewers. No, sila sila yung mga nagko-comment doon, 'di ba? Nakakatuwa na ayan, tima na bawasan may paglalagay ng fertilizer kasi nako, sobra 'yan, 'di ba? Nakakatuwa 'yang ganun. At least eh talagang tulong-tulong, 'di ba, sa pagtuturo. Hindi lang ako, at syempre meron tayong mga mababait na viewers diyan na handang tumulong at sumuporta. Yun lang guys, no, sana itong channel na to ay patuloy nyong tulungan sa pamamagitan ng pagpindot ng subscribe button at yung like button, at syempre yung inyong comment ay appreciated namin. Yun lamang guys, at maraming salamat. At ito nga palang inyong lingkod na si Timan. Maraming salamat at God bless sa ating lahat.